Hello guys, welcome to another episode of BM Channel, which stands for Buhay at Musika. And for this time, this is Buhay Guru. Okay, still, meron tayong comment from our support, one of the supporters of this channel, which is Teacher Roselle Pentecostes. At ngayon, mayroon siyang follow-up question dun sa dating niyang query. Okay, basahin ko lang yung kanyang comment. Okay, so sabi niya, "Good day, sir. Thank you so much for addressing my query. I have another question po. May shortcut po ba kung paano import o ilagay names ng mga students sa Evalve po? At kung halimbawa, I have two subjects in one section, pwede ko hubang kopyahin names nila at gamitin sa isa kong subject? Example, Filipino and Math. Pwede po ba sa Filipino subject lang ako mag-input ng names, then copy to my Math subject?" Okay, so maraming salamat sa iyong tanong, Teacher Roselle Pentecostes. Sa unang tanong mo, may shortcut po ba kung paano import o lagay names sa mga students sa Evalve? Meron, definitely. Okay, panoorin mo itong video na ito. Okay, so ang nakikita nyo ngayon ay ang screen ng aking laptop. At nagawa tayo ng CSV file para sa Evalve application. Okay. So, i-click natin yung Excel file. Tapos, sorry, hindi activated yung aking Microsoft Office. Okay, so blank form lang. So, kanina, sabi ko kanina, may nakalagay na rule number, walang space, rule no lang. Then, name, tapos class, tapos email ID, walang space, emailed. Then, phone number, phone no lang, walang space. Okay. So, yung rule number, nilagay natin is 400. Okay. Kasi meron akong mga estudyante na dati pa, 400. Or, name mo na ng mga bata. Lila Cruz, Tama Juan. Okay, sabi natin na sunod, sa baba si Apolonio Meka. Yeah, sabi natin na si Kabi. And, ayan. So, tatlong estudyante lang ha, para hindi. Okay. So, pansinin niyo si alphabetize, ano? Ayan. So, alphabetize natin dito sa home. Tapos, filter A to Z. Ayan. Expand. Continue ng the selection. Okay. Ayan. Okay. Kung gusto mong, yan lang na ang ma-arrange. Okay. So, continue the current selection. So, ilagay natin yung mga rule numbers sa 400, 401, saka 402. Ayan. So, yung class niya, isang class lang, depende sa grade level ano o class talaga. So, ginamit kong class ay 10 Zenon. Sample lang to. So, copy-paste na lang natin sa kabilang mga ibang mga sheets o cells. Yan. Yung email ID saka phone number, hindi na requirement or optional lang to. Okay? Ayan. So, ito ang itsura dapat ng yung CSV file. Ayan, i-zoom natin. Ayan. So, roll number, name, class, email ID, phone number. So, roll no lang, name, class, email ID, tapos phone number, walang space. Then, ang mga names, so, roll number ng mga bata, ikaw mag-a-assign, tapos yung class. Okay? Ayan. So, save na natin. Pag-save na natin, dapat i-browse, i-list up ko lang ha, kasi, hanggang wala. Para madali kong hanapin. Okay. Yung file name ko ay 10 Zenon kasi ito yung name ng class. Tapos, ikumpara sa file name. Okay. Yung save as type, dapat CSV. Sabi ko nila CSV. Hindi City Savings Bank. CSV, comma delimited. Okay. Yan. Comma delimited, click natin. Tapos, save. Ayan. Do you want to keep using the format? Yes. Ayan. So, ito yung ating
365 ng ating class. So, gagamitin natin, save na natin. Oh, sorry. Oh, paulit-ulit tayo. Oh, don't save na. Okay? Ayan. So, ito na yung file natin na TenZenon. So, i-bluetooth ko ito sa aking phone. Send to Bluetooth. So, i-open ko muna yung aking Bluetooth cellphone. Tapos, ipapasa ko na yung aking file sa aking phone. Ayan. Phone number. Okay, so andito tayo ngayon sa aking cellphone screen. At susubukan nating i-import yung CSV file sa ating AVLB application. Okay, so open natin yung AVLB application, AVLB. Tapos, click yung 3 bars. Then, students, kasi mag-add tayo ng students. Okay, so nandito na ang ibang mga learners ko dati pa. So, dito tayo ngayon sa import natin yung files galing sa phone, import natin sa AVLB application. Okay, so import file. Ang nakit na ngayon ay CSV file must have column name, role no, name, class, email ID, and phone number. Tapos, import file. Ayan. So, ito yung files natin. So, documents, tapos itong, dito yung Bluetooth. Tapos, i-click yung file. So, students added 3. Invalid students, 0. So, ibig sabihin, na-import na natin yung students. Hanapin natin yung tatlo na yun na 400 plus ang roll number. Okay, ayan. So, andito na si 400, 401, saka 402. Si Apolonio Meta, si Kabi Ed, saka si De La Cruz Juan. Ayan. So, ito yung ating students. Okay? Ayan. Doon naman tayo sa pangalawang tanong ni Teacher Roselle Pentecostes. Yung paano gagamitin sa dalawang subjects yung parehong mga estudyante. Pakita ko sa inyo ha. Ayan. So sa exams tayo. Gagawa tayo ng exam, halimbawa lang naman ito. So, yung roll number kasi tatlo lang naman ka-digit, tatlong digit lang, so gagawin natin 3. Tapos yung subject, sabi kanina Pilipino. Okay. Pilipino. Tapos yung section, isa lang. Ano? Tapos next. And then, yung section, ang ginagawa ko sa dito is start answering here. Ah, yung question sa dito, yung 5 na lang. Okay, yung optional ABCD lang. Okay, 4. Ayan. So, next. Ayan. So, ito lang ating answer sheet. Okay? So, save mo lang. Tapos, yung class name is TenZenon. Ayan. Yung TenZenon yung ginawa. Ay, sorry. Oxygen. TenZenon. Ayan. Yung exam name is sample. Yung date ay 85. Okay na yan. Ayan. Save mo. Ayan. Yung para yon sa ating Filipino. Okay? Dito, isa pang sabi sa math subject. Okay, flex ulit. Tapos yung subject is mathematics. Ayan. Tapos yung number, digits is 3. Next. Tapos yung section, sabi ko start answering here. Yung nalagay ko dito. Start answering here. Kasi, minsan nagsisimula yung estudyante sumagot sa roll number pa lang. Ayan. 5 questions ulit. Ayan, so yung ABCD lang 4. Okay, tapos next. Tapos save natin. Class name, sinong class? It is Zenon. Oh, pareha sa estudyante. Ayan, Zenon. Sample, exam niya, sample. Ah. Sabi natin, math sample. Ah, sample. Ayan, kailan yung date? Ayan, take it again. Oh, okay. So, gumawa tayo ng dalawang exam na magkaiba, tapos parehong estudyante. Yung itong sample para sa Filipino,
tapos tenzenan pa rin yung ating class, tapos yung math sample pa rin estudyante, tenzenan pa rin, tapos ito na, math sample, math, ibang subject, mathematics. Okay? So, ayan. Sana nasagot ko, mga teacher Zell, yung tanong mo na pwede bang gamitin o kopyahin yung students sa isa kong subject. Okay, so no need to copy. Gamitin mo lang yung class name nila, tapos yung subject iba naman. Okay? At yun po, maraming salamat, Teacher Zell, sa iyong tanong at sa iyong suporta sa aking channel. At sa inyong lahat po na sumusuporta sa aking channel, maraming salamat. This is Charlie Legaspi of BN Channel, and mabuhay tayong lahat. Stay safe. Please like, subscribe, and push the notification bell for more videos.